Nasapol na CCTV footage na ito ang pagdaan ng dalawang pinaniniwala ang suspect sa pagpatay kay Father Richmond Milo nitong linggo ng hapon. Sa susunod na kuha, ilang minuto lang ang nakalipas, makikita naman ang mga suspect na papalabas na ng kalsada. Lumalabas sa investigasyon na sinusundan na ng dalawang suspect ang pari halos isang kilometro pa lang mula sa kapilya. Nasaksihan daw ito ng ilang mga naroon kaya nakabuo na ng artist sketch na hindi bababa sa dalawang persons of interest ng PNP. Doon pa lang sa barangay Valeriano, mukhang gusto na siyang i-barilin doon, no? Ngunit wala silang magandang pagkakataon doon. So binuntutan nila hanggang doon sa chapel. Tatlong posibleng motibo ang tinitignan ng pulisya ngayon. Land dispute po yung una, then the other one is yun nga po, yung pagtulong niya sa mga minor. Yung naman na molest siya at saka na rape. Very staunch critic siya po ng other religious sects. Iniimbestigahan din ng pulisya ang mga natanggap umanong death threats ni Father Nilo bago siya paslangin para makatulong sa tuluyang pagtukoy sa mga salarin. Sa resulta ng autopsy sa labi ni Father Nilo, lumalabas na 2 metro lang ang layo ng gunman nang barilin siya nito. Ang tama rin daw sa kaniyang ulo ang kaniyang ikinasawi. 5 yung tumama sa katawan. Pero yung wounds is 10 po. Kasi yung entry at saka exit kasi. Ang fatal na isa is dito sa ano niya, sa ulo. Ikatlo na si Father Nilo sa mga paring napaslang ngayong taon. Bago si Father Nilo, pinaslang din sina Father Mark Anthony Ventura sa Cagayan at Father Marcelito Paez sa Nueva Ecija rin. Wala raw nakikitang koneksyon ang PNP sa mga ito. Pero pareho raw hired killer ang pumatay kina Father Nilo at Father Ventura. Mukhang mga gun for hire itong mga to. Malayong malayo dun sa lugar na they come from different place. We're treating this very seriously. Hindi natin pwedeng itolerate itong mga bagay-bagay na to. No matter how isolated na sinasabi natin. Ikinalulungkot at labis daw na ikinababahala na ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na isa pang pari ang brutal na pinatay. Sa mensahe naman ng Archdiocese of Lingayen-Dagupan sa kanilang mga nasasakupan, kinastigo nila ang patuloy na nagaganap na patayan at pagpatay sa mga pari. Itinakda nila ang June 18, ang 9th na araw ng pagkamatay ni Father Nilo bilang araw ng panalangin. Patutunugin din nila ang mga kampana ng mga simbahan alas 6 ng gabi sa Lunes para gunitain ang oras na pinatay ang pari. Mula rito sa Nueva Ecija, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.